Hindi na po ako babati ngayong araw. Ako po pala si Colin. Isa po akong parte ng LGBTQ+A. Pinagmamalaki kong sabihin na isa po akong tibo. Kasalukuyan po ako nakatira sa Rodriguez Rizal. Ibabagi ko lang po ang experience ko nung nag-aaral pa ako. Siguro, nasa 15 anyos pa lang ako noon, taong 2012. Matindi ang kurisidad namin magkakaklase, kaya kung ano-ano yung nakikita namin kababalaghan. Palagala rin, tapos kung ano-ano pang ginagawang kalokohan. Kami ng barkada ko, nasa lowest section kami. Sabi ng ibang teacher, sakit lang daw ng ulo yung bigay namin sa kanila. Mahirap daw kaming turuan, mahina raw kasi ang kukote namin. Sabi ng mga nasa higher section, kasama si nalay ko, Sabado, 9 at 7, nagpapaunhan kami sa top. Sa top ng mga patapon. Hindi ko naman ikinakaproud ang pagiging boplax, pero nagdaan na rin kasi yun. Kung ano man ang mayroon ako ngayon at kung ano ako ngayon, dapat ko yung ipagpasalamat. Isa pa, gusto na rin naming malimutan ang kalokohan noong nakaengkwento kaming lima ng aswang. Alas 10 ng gabi nang magpasyang mag-iya si Sabado na dumiretso sa likod ng school namin. Ghost hunting daw kami. Saktong Sabado pa nga yun. Kapangalan niya. Ano ba yan? Sabadong Sabado, iniistorbo mo kami. Inaantok na kami oh. Ano ba meron? Reklamo ni Seven. Nag-iikab pa kami noon. Tapos nangangalumata. Nung araw kasi na iyon, nanonood ako buong maghapon ng K-drama. 9-2 pa nga kasi tinawag niya kami. Minsan lang naman to guys. Sulitin na natin. Diba sabi niyo, gusto niyo makakita ng multo? Humagalpak ng tawa sila ko. Kailangan pa ba namin makakita ng multo? Inasarapan ka na namin oh. Sabay-sabay kaming tumawa ng malakas. Tinuturo namin ang mukha ni Sabado na sobrang puti. Tila naligo ng espasol. Eh kaysa naman sa mukha mong aswang. Ninto kami sa tawang apat. At rinig na rinig namin ang halakhak ni Sabado. Sumasakit na ang tiyan niya. Para matatay pa ata. Kasi grabe kong makatawa. Parang wala nang bukas. Maya maya, natahimik kaming apat. Nang makarinig kami ng mahinang panaghoy. Maski si Sabado, lumingalinga sa paligid. Narinig niyo yun? Tila may naamoy pa kami na nabubulok na kung ano. Ano yun? Amoy patay? Tanong nilay ko sa amin. May nagpaparamdam na. Bakit ito yung sinasabi mo Sabado? Hala! Wika ni Seven na nanginginig niya sa takot. Nag-istere na rin ako. Takbo na tayo! Saglit! Hindi naman yun multo! Gumuhit sa mukha ni Sabado ang kirot. Tila may iniinta siya. Taing-tain na kasi ako. Ang sakit yung tiyan ko. Visit. Sinapo ni Sabado ang tiyanaga alboroto. Yan. Tawa kasi ng tawa. Buti nga sa'yo. Nagtawanan ulit kami. Pumuno ang tawa namin na magkahalong biruan. Pero sa puntong yun, hindi na yung bulok niya ang nagpaparamdam. May sumasalong amoy sa paligid. Parang may malansa kami nasisingot. Tumaik ka na lang sa damuhan. Diyan oh, pwede na yan. Ako nang bahala sa'yo Sabado. Hindi nila makikita yung pututoy mo. Bakit tukusuhin ka pa nila? Ako lang kasi nakakaalam nun na si Sabado isupot pa. Tagal na rin nun. Masyadong duwag. Tapos maliit daw yung ano niya. Kaya hindi pa pinuputol. Tinanong ko rin siya noon kung kailan magpapatuli. Kaso sagot niya, saka na raw kapag malaki na. Kaya nga araw-araw nagsosolo siya. Dati hindi ko alam yun. Ngayon ko lang din nalaman. Gago talaga yun. Sinamahan ko na si Sabado para magbawas. Buti alam namin ang pasikot-sikot sa eskwelahan. Sarado na kasi ang bungad ng gate. Kaya yun, nag-ala Spiderman kami. Pagkadating namin sa mitugyot na palikuran ng eskwelahan namin,
may narinig kaming ungol. Uy, Sabado, bilisan mo. Baka may nagtatalik dyan. Makaistorbo pa tayo. Sabi ko, wala akong paki. Basta gusto ko lang mailabas tong sama ng loob ko sa inyo. Pwisit kayo. Dahil sa inyo, natatay ako. Umalingaw-ngaw ang galit na boses si Sabado. Nasa cubicle na siya. Pero nag-aaway kami. Eh, kasalanan ba naming tawa ka ng Natigilan ako sa pagsasalita nang may umangil. Sa kabilang kwarto ng galing yun, naglakad ako papunta doon. Nanginginig ako. Dahan-dahan lang. Kabado talaga ako. Hindi pa rin tapos milagro si Sabado. Gusto ko sanang samahan niya ako. Ang nasa isip ko lang noon, baka may nagpaparamdam na doon sa kabilang kwarto. Pagkarating ko sa labas, palihim akong sumilip sa bunganga ng maliit na siwang na pinto. Yung singkit ko pong mga mata, biglang nalaki nang mahagip ko ang tatlong halimaw na pinagsasaluhan ang laman loob ng isang babae. Nasilayan ko ng balot na balot sila ng kulay pulang balahibo. Pinag-aago nilang lintakan ang kulay itim na fetus. Sabik na sabik silang waratin ang laman ng kaawa-awang hindi na buong sanggol. Tumutulo pa ang malapot na laway sa bibig. Kitang-kita ko ang mabagsik nilang itsura. Nang maubos ang fetus, sa kanila pinagbalingan ang babaeng dilat na dilat. Tinusok ng aswang gamit ang hintuturo nito ang kaliwang mata ng kaawa-awang babae. Tumalsik ang dilaw na katas sa mata. Nagtanggal ang eyeballs ng babae. Sapat ng isang uya. Sabay lunok. Tila mas nasabik pa ang aswang na natikman ulit ang nakakatakam na eyeball. Kaya dinukot itong muli ang mata ng isang babae. Halos mapunit ang mukha ng ginang at makita na ang laman at bungo nito. Hindi pa nakontento ang isa, kaya pinugot niya ang uli ng babae. Inuba rin ang palda. Pinunit ang hiwa sa gitna. Sa kahinila ang pulang litid gamit ang matatalas ng ngipin. Maras na pinutol nila ang hita ng babae. Tapos inilantakan muli hanggang hindi sila nasisihan. Umagos sa sahid ang malapot na pulang likido. Sinaloy ng malaking bunganga ng aswang. Habang ako, sukang-suka na at nanginginig sa takot. Bumaliktad na ang sikmura ko. Lumabas na yung mga kinain ko. Lumobo ang magkabila akong pasngi. Pero di kalaunan, nilinuko ulit yun. Wala na akong pakialam kung nakakasuka. Baka marinig ako ng mga aswang. Nangangatog na ang mga tuhod ko. Humakbang ako patras. Sa pagharap ko patalikod, bumulaga sa akin ang isang maputi na kung ano. Napatali ako noon. Natakot talaga ako. Sira ka! Ako to! Si Sabado! Pucha talaga. Akala ko, multo na. Saka kung napagtanto, yung tatlong aswang sa madilim na silid sa likod ko. Takbo! Ha? Ano yun? Napakatanga talaga niya. Napakagago niya. Basta lahat ng muna, gustong sabihin sa kanya. Hindi siya alerto. Nabulabog ko yung mga aswang. Buisit naman kasing itsura niya. Pamatay. Kaya tuloy ako napasigaw. Tapos tatanong-tanong siya ng ganyan. Ang ginawa ko, hinatok siya sa braso. Nagmadali kaming bumaba noon. Halos atakihin ako sa puso. Sinigaw ko ang mga pangalan ng iba kong kaibigan. Laiko! Hernan! Seven! Napalingon kami dalawa nang marinig namin na umalulong yung mga aswang. Tila nagtatahog pa ata sila ng mga kasama. Mabilis kami nag-over the backwood. Kung anong hirap namin kanina, siya namang napakadali ngayon. Iba talaga pag adrenaline rush. Lahat, kaya mong gawin. Yung tatlo namang naiwan na kupal, kita ko namumutla na rin. Siguro, narinig nila yung ungol. Oh, bakit kayo ganyan? Ano nangyari sa inyo? Tanong ko. Kayo rin naman ah.
para kayo nakakita ng aswang. Pero totoo, hinabol kami ng aswang. Kailangan na nating makalis dito. Bago kami tumakbo paalis, hindi na namin alam kung saan kami magtatago noon. Nakita ko sa taas, parang may lumilipad na kung ano. Parang pupunta siya sa amin. Akmang tatagitan niya na si Laiko nang may ibinatong kung ano si Hernan, kaya ito lumayo. Shucks! Yung medyas mo! Ang bantot! Sabi ni Seven. Okay lang yan. Basta makatakas lang tayo rito. Tumalikod ako. Namataan na kami ng tatlong aswang na pula. Huy! Bilisan nyo! Andyan na sila! Umalulong ang mga halimaw. Sa gitna ng pagtakbo namin, sabay-sabay pa kaming nadapa. Nagkabungguan kasi kami. Napalingon kasi kami sa likod. Pero kahit na nadapa, mabilis kami tumayo. Kahit pa ika-ika, tumakbo kami ulit. Diyos ko, paano tayo matututong magdasal? Eh pare-pares tayong demonyo. Saan ni Sabado? Heh, ikaw lang ang demonyo dyan. Paningang panood ng porn eh. Yari tayo nito. Kahit magdasal tayo, hindi tayo pakikinggan ng Diyos. Sabi ko, pwede ba? Ang dami niyong putak. Tanggapin niyo na lang na mamamatay na tayo dito. Ikaw kasi Sabado, ang dami mong alam. Kita-kitsa lang sa langit. Ay hindi, sa impyerno. Hindi nagtagal. Dahil sa iniinda naming sakit, idagdag mo pa ang pagod at hingal. Napahinto kami. Hindi na kami nakagalaw. Sabay-sabay kami pumikit at saka naghawak ng kamay. Pagkatapos ito, sabay-sabay rin kami kumanta ng ama namin. Tae na talaga. Minus 10 siguro kami sa langit. Hindi, siguro minus 100. Bukod kasi sa sintunado kami, mali-mali pa yung lyrics namin. Diyos ko Lord, sorry po talaga. Para kami mga siranon, hinihintay na lang namin na puniti ng sariwang laman namin ng mga aswang. Pero ilang sandali na ang lumipas, wala kaming naramdaman maliban sa may naamoy kami na kakaiba. Dumilit ang mga mata namin. Puro puting usok ang nasa paligid, parang hamog. Teka, sa langit na ba tayo? Tanong nilay ko. Bugok, iba to. Usok yata ito na nagagaling sa asupre. Bawing saad naman ni Seven. Maya-maya, naglaho na lang ang usok at isang matandang lalaki ang tumambad sa amin. Ako may gawa ng usok na ito para itaboy ang mga aswang. Sagot ng matanda. Bakit ba kayo pag-alagalang mga kabataan kayo? Munti ka na kayo mapahamak. Buti dumating ako at napadaan dito. Nanlaki pare-parehas yung mga mata namin. Pamilyar kasi ang mukha ng matandang ito. Siya yung sikat na mantutugis ng aswang at albularo sa aming lugar. Pinaginalaan din na may alaga daw siyang aswang. Pero hindi naman ito mapatotohanan ng iba. Dahil doon, umuwi kami may pingot sa matandang yun. Tapos, pinulod pa ako sa munggo ng mga magulang ko. Grabe, iyak talaga ako noon. Labas pa yung uhog ko. Wala akong magawa eh. Kasalanan din kasi namin kung bakit kami naging ganito. Nung Lunes po noon, bali-balita po yung bangkay ng babaeng natagpuan doon sa eskwelahan namin. Ang suspecha ng mga tao noon, yung isang guard namin, tapos yung dalawang janitor. Kasabay kasi ng pangyaring yun, bigla po silang nawala. Walang pasabasabi. Lahat ng gamit nila, wala rin. Kaya sila ang pinagbintangan. Grabe, kaawa-awa yung sinapit ng babaeng puntis. Hanggang ngayon, malinaw pa rin sa alaala ko ang karumal-dumal na sinapit niya. Puro kalokohan naman itong kwento ko. Pero yung pangyayaring yun ay nagbigay sa akin ng sobra-sobrang takot. Hanggang dito na lang po Sir Paul. Sana po mapili niyo po ito. Muli, ito po si Colin.
Mula po sa Rodriguez Rizal, mag-ingat po ang lahat. Mag-ingat din po tayo sa mga aswang. Magandang araw po guys, sana po nagustuhan niyo ang kwento sa araw na to. Ako po si Paul, ang boses sa likod ng CreepyMc. So as of tonight, August 18, 10:11 PM, so meron 38 na nag-shoutout. So kung hindi ko po mabanggit yung shoutout comments niyo po, susunod na shoutout na lang kasi ginawa ko po to kahapon. Tama, kahapon. So kung nag-comment po kayo ng kahapon ng 10-12 palagpas, sorry po hindi na kayo nakaabot. Susunod na lang po. Don't worry, every true story natin upload, sisikapin po natin may shoutout. Unang-una, si Miss First Dimple Sumi. Hi ma'am, salamat po. Irish Saraspe, J.R. Fajardo Jr. Next, si Sasuke, January 1st. Mary Joy Alawang, shoutout daw kay sa Rupinta family at kay Roger Jasper, Justin at Johan Alawang. Yan, sorry. Salamat po. Happy listening. Kay Phoebe Aquino, Lily Santiago, Rohelita Michael, Annika O7, Jeneline Palevino, Rose Lenuza, Dreams and Life, Shirley Carillo, Rihino Aguilar from, and shoutout sa Aguilar family from Parañaque City, Ma'am Gracia. Namiss siya daw ma-shoutout. Ito si Ma'am Gracia, ano to eh, TikToker, lagi ko na nakikita sa news feeds ko or sa my day. Shoutout sa iyo Ma'am Gracia. Happy listening po and happy TikToking. Ako ba? Anyways, yun nga po. Next, si Anaconda Dog. Hi po, N.N. Hansen po, Sir Paul. Yun, yung ba yung pangalan mo? Shoutout sa'yo, N.N. Hansen. Ren Labs, Flash Royce. Shoutout po kay Sir Paul at Sir Neb from Rin in Kuwait. O, shoutout daw kay Sir Neb. John Reynel Sakate. Yun, oo, meron ulit shoutout, Boss Paul. Thanks sa story, Boss. Salamat din po. Myla Gansha from Hong Kong. Bret Hart Sikander from Kuwait. Monica Salam from Malaysia. Ralph Jared Belen, shoutout daw sa hubby niya na si Ralph Jester Belen. Artemio Meyer, maraming salamat Sir Paul sa pag-shoutout sa papa ko Hermilio Meyer ng Argao, Cebu. Carmelita Mabanag and Bella. Kuya Grab, shoutout daw kay Joseph Romero Malubay ng Romblon Romblon Nightmare. Maria, disko. Ito pala. Maria Nita Ella of Antique. Hi po. Next, si Arlene Lubiano. Hi Sir Paul, good evening po. Always listening with your new upload po. From Kuwait po. Sana po pa-shoutout naman po. Shoutout po sa mga taga-Kuwait. Hi ma'am, kay Arlene Lubiano. Happy listening po while working. Rich Tampos. Boss Paul. Ay Sir Paul, pa-shoutout sa mga magulang ko na si Carlos Maghinay at Rosalinda Maghinay. Taga-Sikihor po kami. Uy! What a coincidence. Sikihor yung story natin nung kahapon. Dito sa story na to. Totoo ba yung yung kwento na to, ma'am? Ikaw magpapatunay yan kasi taga-Sikihor ka eh. Comment ka po ulit. Anyway, shoutout po sa inyo. Rich Tampos at kay Sir Carlos Maghinay at kay Ma'am Rosalinda Maghinay. Shoutout sa inyo, mga taga-Sikihor. Transel Pulido, shoutout po. Manili Ramos. And last po, si Sir John Bahilio. Paano na yung gaming channel ko? Busy pa po eh. Sobrang busy po kahit di masikaso. Hayaan nyo po, pag nalugaran natin ng oras, balik po tayo sa paglalaro. Laro ng ating malupitang
malupit ang game. Siguro marami tayong lalaroin soon eh, kaso busy pa po. Anyways, like, comment, share, and subscribe po sana. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po. Pindutin nyo lang para lagi kayong updated sa ating latest stories. Next ay... ano ba? Wala na, yun lang. Maraming salamat po muli. Hanggang sa susunod na kwento. Mac, Pancit out.